Bilang isang biktima, masakit sa damdamin ang matakasan ng isang kriminal sapagkat ang hustisyang hinahangad mo ay hindi pa nakakamit. Pero paano nga ba nakakaiwas sa mga taong nagkasala sa batas? Iyan ay ating aalamin dito. What's up mga ka-cops? Welcome back sa ating Caps Lock Media Channel kung saan shoutout ang kaalaman. May mga iilang personalidad ang masasabing wanted. Ngunit mahirap mahuli sapagkat sila ay nagtatago sa ibang lugar o bansa. Ang tanong naman ay mayroon nga bang partikular na bansang mapagtataguan? Well, hindi sa partikular ngunit kung ang dalawang estado ay walang extradition agreement, may posibilidad na makapagtago ang may sala sa bansang nilapitan nito. Ang extradition agreement ay ang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa upang isuko ang may sala sa bansang naglalayong kasuhan ito. Halimbawa, ang may sala ay nakagawa ng krimen sa Estado A at matapos ay pumunta ito sa Estado B. Sa pamamagitan ng extradition agreement, ang Estado A ay maaaring magbigay ng request na isuko ang may sala na nasa Estado B. Ngunit maaari ding tumanggi ang estado na isuko ang may sala, depende sa sitwasyon. Isang halimbawa na dito ang kasong nagpasimula ng protesta sa Hong Kong at China. Dalawang magkasintahan mula Hong Kong kasi ang nagbakasyon sa Taipei, Taiwan. Ngunit ang lalaki na lamang ang nakauwi. Pagdating nito sa Hong Kong, makalipas ang isang buwan, dito inamin ng lalaki na napatay niya ang kanyang kasintahan at pagkatapos naman ay itinakbo ang pera nito. Hindi ito mapatawan ang kasong murder sapagkat ang krimen ay nagawa sa Taiwan at hindi rin nila ito maipadala sa nasabing bansa upang makasuhan dahil walang extradition agreement sa pagitan ng Hong Kong at Taiwan. Walang problema ang Hong Kong sa pagpapadala ng sospek sa Taiwan para mahatulan ito. Ngunit kung ang extradition bill ay maipasa, hindi lamang ito naaangkop sa Taiwan, kundi pati na rin sa China na kung saan nakikipaglaban ang Hong Kong para sa demokrasya nito. May ilang halimbawa pa ng mga kaso kung saan nakaiwas sa paghuhukom ang mga may sala, tulad na lamang nila, Joma Sison o Jose Maria Sison, ang founder ng CPP o ang Communist Party of the Philippines. Si Sison ay sangkot sa kasong murder na naganap sa Pilipinas. Siya ay kilala bilang isang political refugee sa Netherlands na kung saan ay wala ring extradition treaty sa Pilipinas. Marami pang kaso mula sa iba't ibang panig ng mundo ang pwedeng maihalimbawa rito. But for now mga kakaps, hanggang dito lang muna tayo. Abangan ang mga susunod pa ng mga video for more interesting facts and histories at marami pang iba. Don't forget to click subscribe button and the notification bell para kayo ay palaging updated sa aming mga bagong videos. At kung meron man kayong mga paksang gustong talakayin, mag-iwan lamang sa comment section at ating ikakapitalize yan dito sa Caps Lock Media Channel.